Hello, good evening. This is Ray Magera and this is Tech Patrol. Sa ulo ng mga balita, sa NoyPigix, Xiaomi Mi 11 now official in the Philippines. Sa BBC News, Apple users targeted by mysterious malware. Meron daw kumakalat ng mga malware sa mga Apple devices, especially sa bagong mga laptops nila. Sa YugaTech, PUBG new state now official. Magkakaroon na ng part 2 ang PUBG Mobile. Sa NoyPigix ulit, Nokia to build Philippines 5G network in Visayas and Mindanao. So, base sa article na to, Nokia ang gagawa na ng 5G para sa Visayas and Mindanao. Kamusta naman sa Luzon? Sa GMA News Online, Privacy Commission 3.3 million kasyalo users personal data sold on dark web. Gumagamit ka ba ng kasyalo na app or ng services nila? In case, kailangan mo mapanood ito. Binenta daw sa dark web ang mga data nyo. Kung interesado ka sa mga balitang to, na tayong paliligay, let's start! Sa NoyPigix, sa panulat ni Androel Encarnacion, Xiaomi Mi 11 now official in the Philippines. So, ngayon daw, ngayong March 13 actually, hindi literal na ngayon. Ngayong darating na March 13, magiging official na, available na ang Xiaomi Mi 11 dito sa Pilipinas. So, in case na interesado kayo, in case na curious kayo sa specs, hindi nyo pa alam, kahit na kumakalat na siya online, ito yung specs niya. Gumagamit siya ng Android 11 sa MIUI 12, AMOLED 1 billion colors. Wow! 120Hz, refresh rate, HDR10+, and 1,500 nits. So, pwede ito sa diwanag sikat ng araw. Ang size niya is, wait, hanapin natin ha, 6.81 inches. As you can see, 1440p, so 2K display. Dapat malaki battery nito ha. Corning Gorilla Glass Victus, unti ba nito. And, yun, Qualcomm Snapdragon 888 5 nanometer with Adreno 660 GPU. Wala siyang card slot, so 8GB RAM. So internal niya as is na yun, hindi nyo na madadagdagan, hindi nyo na ma-expand. Ang main camera, itong nagdala syempre, 108 megapixel with aperture 1.9, 13 megapixel na ultra wide, 5 megapixel na macro. Well, malaki-laki ng konti pero maliit pa rin. Kasi typically, di ba, 2 megapixel ang mga macro sa mga smartphones ngayon. 5 megapixel, siguro pwede na mas decent na ng konti. Kaya niya ng kumuha ng video ng 8K, 4K, 30-60fps and 1080p to 240fps. So, kaya niya mag-slow-mo at 1080p resolution. Wow! Gyro EIS. And yun nga, yung main camera, mayroong OIS, which is nice. Ang ganda sigurado na yung camera nito. Sa selfie naman, may 20 megapixel, 2.2 aperture, HDR lang, and 1080p at 60fps. So, ang slow-mo, pwede ka mag-slow-mo ng konti, hindi ganun ka-pulido. Sa selfie camera, pero using 720p resolution lang. The best yung main camera. Kasi 1080p at 240fps. Nice! Ang battery. 4,600 mAh. Hindi ganun kalaki. Pero pwede na yan. Malaki na rin naman yan. Pero dapat mas malaki pa sana. Kasi biruin mo, ang laki ng resolution niya. This is 2K resolution. Kahit pa sabihin natin na 5 nanometer ito, that's demanding pa rin. Especially dito sa camera na part. 8K, 30fps, ang lakas niyan sa chipset, ang lakas niyan sa RAM, ang lakas niyan sa overall, lakas niyan sa battery. So, dapat medyo tinaas naman nila ng konti sa 5,500, no? Pero anyway, malakas pa rin naman yan, and 5 nanometer is still not a bad chipset, especially sa battery usage. Sa pricing, just in case na curious din kayo, I'm sure, mga kaya can afford dyan. Ang pricing niya is Xiaomi Mi 11 will have to shell out 36,990 pesos, so 37,000 lagay na natin. The official price of 8GB and 256GB model. So yan, March 13, kung interesado kayo, available na yata siya sa mga concept stores as well as Lazada and Shopee. Pre-orders come with freebies and begin on March 5. So kung gusto niyo mag-pre-order sa mga excited, yung kapaghintay, March 5, available na siya for pre-order. Siguro sa Shopee din and Lazada na mga flagship store. Flagship store lang. In case na interesado kayo, basahin yung buong detalye ng article na to. Nasa video description, don't forget. Nasa video description lahat ng mga sinasabi ko rito ng mga articles. So, sunod. Sa BBC News, Apple users targeted by mysterious malware. So, mga Apple users dyan na bumili agad ng M1 chipset ng mga laptop. Yung mga, yun yung kasi
kung di nyo pa alam, gumawa ng bagong chipset, sariling chipset, sariling processor si Apple, na tawag nga nila is yung M1 chipset. Kaso ang problema, dahil nga bago and hindi pa ganun kataas siguro security na nilagay sa loob ng chipset na yon, is prone siya sa ganitong mga attacks. And ang pangalan nung malware is Silver Sparrow. Okay? Pero basically, alarming siya kasi mabilis siyang kumakalat, mabilis siyang pumasok sa mga laptop, sa mga ibang devices na may M1 chipset. The good thing is, hindi pa siya nilalagyan ng mga dangerous na mga task. So, ibig sabihin, parang ang nangyari, itinanim lang itong malware na to for future siguro attacks. So, maigi na magamaga na natuklasan agad. Pero the point is, ang pinaka exclamation point dito is, hindi pala kasing safe na akala ng mga karamihan na ang Apple devices is mas safer daw kay Windows. I don't think that's the case anymore. Kung if ever man, siguro mas safer ng konti, pero not really 100% safe. Nothing is perfect. Wala naman perfect yung software. So, marami ring nag-a-attempt na i-hack ang mga Apple devices kasi nga mas mayayaman nga. Ika nga daw, mas mayayaman daw mga may-ari na mga Apple devices. So, yun. Kung isa ka sa bumili ng laptop na may M1 chipset, you should consider na mag-update. I think magpapadala si Apple ng updates para hindi na lumala in case na meron man nakapasok man ang malware sa mga devices nyo. Sa susunod na balita, sa Yuga Tech, sa panulat ni Gracie Maala, PUBG New State now official. So, magkakaroon na ng part 2 ang sikat na sumikat na PUBG Mobile. Okay, magkakaroon siya ng part 2 sa mobile din. Siyempre, I think, kung di ko nagkakamali, for mobile, optimized for mobile gameplay. Tama. Pang mobile nga siya. And the problem is, mukhang hindi siya para sa lahat ng smartphone. At marami rin ako nakita doon sa group namin. In case na hindi nyo pala alam, may group nga pala ang Kyokotman. Itong group na to, doon nagsumasagot kami lahat. Lahat kami mga mababay doon. Pagka may bad kick. So, in case interesado kayo, yung link nasa video description, join kayo sa group namin. Facebook page group. Okay? Tech Topics by Kyokotman IT. Alright? Anyway, balik tayo. Base doon sa mga nakita ko na naman nag-post, hindi compatible sa smartphone nila ang PUBG Mobile itong New State. Tama? Yeah, New State. Hindi compatible. Sabihin, namimili siya, hindi siya pwede sa smartphone na mga bababa ang specs. Kasi base rito, the title features graphics that push the limits of mobile gaming with its state-of-the-art global illumination rendering technology. So, malakas sa graphics power to. So, malamang hindi nga kaya ito ng mga mabababang chipset. Thankfully, kasama ang smartphone ko sa supported. Pero ang launching niya, I think, base dito sa Noipigix naman, sa panulat naman ni Jermaine de los Santos, as early as next week daw, baka ma-release na ang PUBG New State. As early as next week, base rito sa article na to sa Noipigix. So, in case na mahilig kayo, kagaya ko, mahilig kayo sa FPS shooting games, actually hindi lang FPS, pwedeng third person shooter din to, pero technically basta shooting games gaya nito, battle royale. So yun, register na kayo yun and click the automatically install kapag available na. So by next week baka available na daw siya. So yun, taro tayo. Okay, sa susunod na balita, sa Noipigix ulit kay Jermaine de los Santos pa rin, Nokia to build Philippines 5G network in the size of Mindanao. So ang Nokia daw ang napili ni Globe Telecom na, base rito, Globe Telecom na magtayo, mag-install ng 5G networks across Philippines' second and third largest islands. So, sa mga praning dyan na Huawei ang mga ginagamit nila smart, so on so forth is, yun, mas mapapanatag siguro kayo kung Nokia ang magtatayo ng mga towers for 5G. And the best part is, hindi lang 5G ang gagawin ni Nokia. I-improve niya rin ang 4G network ni Globe. So, sa mga Globe users dyan, ako, actually, Globe and Smart users also. Nakikinabang ako both. Pero, Globe users, I think malaking advantage to kapag nag-start na si Nokia na i-improve ang 4G network and 5G. Doon muna ako sa 4G kasi sa 4G kasi 5G hindi pa natin maasahan yan since limited lang yung areas na sakop niya. So sa mga 5G areas dyan, kung nandun kayo, good for you. Especially sa Visayas and Mindanao. But for 4G network, I think okay na sa akin mo na yun. At least basta ma-improve lang kasi mabilis na naman ang 4G basta hindi lang papalya-palya yung signal.
Sa susunod na balita, GMA Online, News Online, sa panulat ni Ted Cordero ng GMA News. Privacy Commission, 3.3 million Kasyalo users personal data sold on dark web. So, gumamit ka ba ng Kasyalo? I think Kasyalo is yun yung nagpapautang. Kung nagpa-register ka rito, well, isa sa mga personal data mo na ibenta malamang sa dark web. So, kung ang ginamit yung password sa Kasyalo is yun yung password nyo sa Facebook or sa Gmail or sa bank account nyo or something, I don't know, we don't know. Pero in case na ganun yung ginagawa nyo, umuulit kayo ng password, and it's time na magpalit na agad kayo ng mga passwords nyo. Kasi malamang kapag may nakabili na yan, I think may nakabili na yan nung February 23 pa itong balitang ito, pag-aagawan yan, delikado kayo. So in case na hindi pa kayo nabibiktima, it's time na magpalit na kayo ng password as soon as possible. Like right now, pagkatapos yung panoorin ng balitang ito, tapusin nyo muna ito. In a statement, Kasyalo said its information technology IT security team found the potential data incident involving database archive on Thursday, February 18. So, 2 weeks ago, I think. Around 2 weeks ago. When an individual claimed to have the database which was taken from a non-production system used by the company. This incident resulted in unauthorized access to a database archive that contained... Ito, parang lumalabas dito basically ha. Paikli natin. Lumalabas dito is ayaw pa nilang aminin na nahack talaga sila or merong breach, data breach na nangyari. Either tao, kinuha yung kopya, or yung third party, mga partners nila, kinuha yung mga kopya nila ng mga personal data ng mga customers nila, clients nila, and then, yun nga, binenta, inalok sa dark web. Kasi, biruin mo ha, kumakalat na siya ngayon sa dark web. Base dito ha, citing its initial findings, the NPC said the alleged data dumping on the dark web has been on different cyber forums since February 14, nung Valentine's Day pa. Ang dami ng forums na nakikita yung post na yon na binibenta nga daw. And syempre, it would be just a matter of time. Malamang nga, bago pa tayo makarating sa araw na to, itong balitan to, is malamang meron ng nakabili niyan and minamanipula na information na nakuha nila from Kasyalo. So, a certain user under creep exploit, yun daw ang yata ang nagbebenta, sells data of 3.3 million users. That's 3.3 million of users of Kasyalo container. Containing their usernames, passwords, email addresses, phone numbers, and device identification. The dark web device identification, kasali ba dito yung fingerprint? Yeah, I think so. So yeah, it's time magpalit na kayo na mga password nyo. And dun sa fingerprint, medyo mahirap yun, ano? Account users na connected talaga dito sa Kasyalo. Malaking skandalo to pag nangyari. Well, we'll see. We'll find out soon enough. Pero I hope ma-fix. I don't know kung mafifix ba ito ni Kasyalo. Kasi kung nailabas na yung information, what more Kasyalo can do? What more Kasyalo can do? Ano pa ba? Lumabas na eh. Naibenta na. Nag-leak ni. So, likewise, Kasyalo said it is currently conducting a thorough impact assessment with urgency to determine the nature and extent of data that has been potentially accessed. Anong potentially accessed? Na-access na nga eh. In denial pa rin ba si Kasyalo? I think in denial pa rin si Kasyalo rito. Kung na-i-post na sa maraming forums and base sa what? Privacy Commission, blah blah blah, na nakalabas. Wala nang reason para magduda pa na nakalabas. Nakalabas na talaga. So yun nga, hindi na sasabihin ng Kasyalo pala sa inyo. Kasyalo meanwhile said, as a precaution, we encourage customers to change their passwords. Yeah, passwords could work na pag-change, pero what if yun nga, ano bang involved dito sa nasabing device identification? If fingerprint, pwede ka ba magpalit ng fingerprint? Hindi naman, di ba? So yun, in case, as in case, nakasali nga kayo sa mga Kasyalo clients, please do change your passwords right now after nyong mapanood ng video na to. And I hope kayo pa na naging informative itong video na to. And kung di ka pa na subscribe, don't forget to subscribe, like and share. And this is Rain Manguera. You are watching Tech Patrol. I'm out.